Sa isang payapang subdivision, dumadalas ang pagbasag sa salamin ng mga kotse, pagsira sa mga halaman, at pag-akyat sa mga bubong at bintana. Ang salarin, nais nang ipahuli ng mga residente. Sino kaya ang nambubulabog dito? Punta kami sa isang village dito sa Lipa para hanapin itong nanggugulo daw at medyo nakakaperwisyo na. Alaman natin kung ano ba itong nanggugulo dito. Merong isang resident dito na si Kuya Delphine. Meron lang silang hangganan ng tolerance sa pag-uugali niya dahil marami na siyang nasisira. From time to time, pasyal-pasyal, minsan kumapasok sa compound. Twice na kaming kinuha na ng side mirror ng kotse. Pero how long have you been living in this village? 5 years. 5 years. And kailan po siya nagsimulang maging aggressive? Ngayong pandemic, naging aggressive na siya at talagang sabihin natin naging harmful na. Noong nanggaling na siya dun sa kapitbahay ko, dito naman siya nagsunta sa pader na ito. Nakita siya nung bunga nung halaman na yan. And then nakita niya itong side mirror. Bumabasa. Na-curious siya dun sa salamin. Doon namin napansin na parang may nangyayari sa labas. So lumabas ako, nakita ko siya. Kuha na niya. So hinabol ko at ngayon basag-basag na. Yun. Ito yung nasa video. Ito may papaya na ito pero hindi pa hinog. Hindi pa kasi hinog kaya parang someday abangan niya yan. Ito mo, may mga bali-bali na sanga. Si Tatay Jose, yung pangalawang na interview kong residente na naka-experience ng pang-peperwisyon. Sumusubok ba siyang pumasok sa loob ng bahay niyo? Everyday yan. Everyday? In the morning, naghahanap siya ng pagkain eh. Inalis na namin naman para hindi sila mamaya sa so, never na kayo nagbibigay ng pagkain sa kanya? Inalis na namin. Kaya niyang sirain yung mga fixtures ng mga ilaw dito. Parang nangaasar lang ba? Parang there's no need for him to do that. Kaya lang siguro, curious siya. May natanggap kami mga complaints. Merong isang nanggugulo. Sa CCTV footage ng subdivision, unti-unti nang naging malinaw kung sino ang salarin. Kitang-kita yung pagpunta niya dito sa clubhouse. Very relaxed ang kilos niya dito. Considering that this clubhouse is in the center of the village, tapos yung perimeter ng village is already the forest, lumalabas siya dun sa comfort zone niya. Sumugod. Agresibo talaga. Minum pa. Bigyan ko ng saging. Ayon sa mga residente, aminado silang nasanay ang unggoy na nakakatanggap ng pagkain mula sa kanila. Kaya ito pabalik-balik sa mga kabahayan. I think he's starving kaya naghahanap ng pagkain. Pag binibigyan nyo, alam niya na may food dito. Yes. Pag walang food, guguluin niya na kayo. No? So, yan ang gusto kong sabihin sa mga tao na never feed the wild. Nakakuha kami ng report na nandun na raw siya sa border ng village. Ilang saglit pa. Very nice. Nakaharap ko na rin ang salarin. Tinest ko rin yung kanyang confidence. It's okay. Dito ko nalaman na ito ay isang dating alaga. Bukod dun sa kanyang tali sa bewang, eh yung behavior niya. A wild monkey would never approach a human being not unless they have been exposed to humans. No. Nang intimidate siya. Sinusubukan niya rin ako na hanggang saan ako lalapit kung magba-back off ba ako or hindi. That is
a sign of showing dominance. Pero, it's a family, hindi lang isa. Sa tagal ng panahon niyang ginagawa ito, nagkaroon na siya ng pamilya. Nung sinundan namin siya, may nasulyapan kaming pangatlong unggoy. Ito pala yung nanay. Nagtatago siya dahil may akay-akay daw na bagong panganak na unggoy. Sa observation ko, mukhang with the ages of itong mga offspring, mukhang doon na sila nagparami sa forest. Or pare sila na pinakawalan na lang ang may-ari and dito na lang sila nagparami. Madami na. Dumami in a span of like 3 years. Two years. Tapos kayo po yung nag-message sa Born to be Wild. Pressured ako kasi delikado para sa mga bata. Kasi mm-hmm. nangahabol sila ng bata, naninira ng mga gamit, halaman, at mga sasakyan. Hindi mo naman kayang hulihin kasi baka mga agad. Basta taasan ko ng konti yung dosage niya para hindi siya makalayo. Take the shot. Sa unang pagbaril ko sa unggoy, matagumpay itong nakaiwas sa bala. Miss. Nakaka-frustrate ano, dahil mabilis sila mag-react sa sound ng tranquilizer gun ko, kaya nakakatakas kagad sila. Habang naghahanda na kaming bumalik ng Maynila, it's sad. Diyan? Okay, tayo na. Unti-unting nilapitan ng unggoy ang pain na tinapay na linagay ng aming spotter. At dito na ako muling umasinta. Pa yung ano, kumot. Bababain natin. Pinalabanan niya yung pagka-tranquilize sa kanya, no? Woo! I got it again! Sa gitna ng paghuli natin sa kanya, nakita ko yung anak niya, no? Na hindi siya iniiwanan. Parang alam niya na na mawawalay na siya sa ama niya. Relief, pero sad. Kawawa naman siya. Hindi masyado yung epekto sa kanya ng tranquilizer, kaya gising kagad siya. So, we're gonna bring him to the rescue center. I just wish na yung pamilya na iniwan ni Kiko hindi na sumunod sa mga ginagawa ni Kiko para manahimikan na lang sila doon, yes, sa bro. Kagubatan. Thank you again. Thank you. Ginabi na tayo and dito muna natin siya dadalhin sa Laguna Wildlife Park and Rescue Center. Pipikapin ito ng Region 4A. Alright, asero ang ginamit. Sa ngayon, kailangan munang makisama ng unggoy sa iba pang mga naunang makak sa rescue center habang naghihintay kung mai-release pa ba sila ulit sa wild. Sana'y magsilbi itong paalala na panatilihin ang mga hayop sa kanilang natural na tahanan nang hindi na maulit ang ganitong mga engkwentro. It's always a wildlife that is in the losing end dahil hindi nga natin maintindihan yung naging sitwasyon, which is clearly dating alaga siya, kaya ganun yung pag-ugali niya. Which made it more complicated is meron siyang pamilya.